Sinapulungan at pinagpapuloy sa mga pangarap ng pag-uusig at sa pagdala ng katungkulang
Pagbasa mula sa aklat ng propeta Isaias. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas, sa iyo ay nagliligtas. At tutugunin ang pagtingin mo ng saklo. Babalikan kita at iingatan sa pamamahinan mo. Gagawa ako ng lipan sa mga tao, ibabalik ka sa sariling lupain na ngayon ay wala ng kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila ay matutulad sa mga tupang na nanginginain sa magandang hindi rin garas ng matinig-init ng sikat ng araw at sa desierto sapagkat papagnubayan sila ng isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bubaran ng tubig. Gagawa ko ng nasasangan sa gitna ng mga tulo at ako'y maghahanda mula sa Hidaga at sa Kandura, gayon din sa Serene sa Kino. Kalamitan umarik ka, lupa at ikaw ay nagala, gayon din ang mga bulo, pagkat inaaloy ng Panginoon ang kanyang pilihan sa gitna ng tulad at kinahahabagan. Ang sabi ng mga pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya na niya ang sarili niya.
Thank you.
Ano ba yung ibig sabihin ng pagsunod sa kalooban ng Diyos? Yung pag-uwilay natin kung sabihin mo ngayong panahon ng Kwaresma, ano ba yung mamakitawang ng ating kanyang huling pagpapatunay ay nakasalala yung buong sa kinakaroon ng ating pagsunod sa kalooban ng aking mga kasalanan. At yan po, hindi po mismo sa atin. Yan. Sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo. Nakapagod si Pedro ay siya rin mismo ng tao na rin ay Diyos anak. So ito yung hamang ng usapan na ay tinagawa ng pagsunod sa kalooban ng aming mga nasalanan. Ang ginagawa ko ay ang pinagagawa sa akin ng Ama. Na kung paano ang Ama ay gumawa, ay gumawa din ako. Kaya po yung patuloy ng pag-kilos ng creation, the word of creation and holds continuously sa pamamagitan ng Diyos na ating Panginoon Jesus Kristo. Na yung paglilitaw ay hindi natapos doon sa ikatlong araw na ginawa ng Diyos. Hanggang ngayon ay lumilipat ang Diyos, nakikipag-usap ang Diyos sa paglipat ng mundo binabalaw natin. Nililingan yung mundo binabalaw natin. At hindi siya na, yung mundo binabalaw natin ay nililingan na yung binabalaw natin magiging isang komunidad ng Diyos. Magiging isang sambayan ng Diyos. Yun po yung hindi natin yung komunidad na hindi na tinutubod katulad ng pagmamahal ng tatlong persona, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ito yung hamon na hindi pa rin sa akin na makikipag-aral ng patuloy ng pagbibigay ng Diyos sa mundo na nalabas natin. Kung nakikipag-aral ng tuloy ng pagmamahal, yung pagmamahal na ipinamamahal ko sa iba, tulad ng ipinakita ng Ama sa Anak at nais na ipakita sa aming mga anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng bawat pagbibigay niya. Kung paano siya pumahal sa ating mga nasalanan. Kaya yung patuloy na hamon na binibigyan ng Ama sa utos ng Diyos,
So, ang direksyon ko ng buhay, ang ginagawa ko sa pagpapalaban ng Diyos. Ako pa rin naging isang mapaghahamatao. Pagpapalaban ay naging mapalino. Pero, ito ba'y kumalaban ng Diyos ang maging mapalino? O kaya pagkakulit na ako ng ibigay ko sa atin ng pagkakawal ay yung pagkilos ng Diyos sa atin, yung pagsunod sa kanyang kalagawan. Kaya kung makakarapin ko yung pagkilos ng parokya, hindi lang po isang individual. Kasi baka ako paano magsalita ako sa atin sa individual na ako sa atin. Kaya kung makakarapin ang Diyos ay nagsasalita, hindi lang po sa individual, hindi lang po sa pagkakasal. Ang binigaw ng Diyos ay isang komunidad, ang community of believers na ipinakita niya sa atin sa bayan ng Israel. Yan po yung komunidad sa lumang pag. Yun po yung komunidad na binigaw ng Diyos ang bayan ng Israel. Ngayon, ang tawag ko namin ang bayan ng Diyos. Saan ako nakikita rin ang bayan ng Diyos? Saan ako makita natin sa pamilya natin? Sa parokya natin? Pero ito yung ako ang hindi ko sa atin ng pamilya. At masabi ko natin ang ngayon pamilya ko ay sumusunod sa kalawag ng Diyos. Kasi hindi lang ito isang individual na pagkakulitos na masakot ko tinanggap ko sa Yesus, ito ang mga ito ang pagkakulitos. Hindi po ito individual na pagkakulitos lang. It always involves a community. Kasi para pagkakulitos natin at matutunan natin kung ang mga Diyos ay sa pagkakulitos ng isang komunidad. Hindi mo na kung dalawa mo yung isang individual na tao ay without the community ay God kung yan ay kaluluwan ng Diyos. Hindi mo pwede kasi ito po ay kumikilos sa lahat sa pagmamahal at sa pangamba at sa Diyos. At yun po ay dapat nagtitan na mayroon kang kasama. Mayroon kang kasama ng tanahay. Para makasama ko na ako ay tumutugod sa utos ng aking mga nasa lahat. Ipanalangin naman sa Panginoon. Alam niyo po, at ako naman ay nagawa sa pagkakit ng ako tumulong. Pero tinatawag niya sa Diyos na yun ang pinagawa ng pagkakitalagawa, ito yung kalagawa ng Diyos. Huwag ba makalagawa ng lahat? At sinasabi ko, ito yung kalagawa ng Diyos. Binatawag ko ang pangalan ng Diyos para masama ko na kalagawa ng Diyos. Kaya yung kalagawa ng Diyos, hindi na makalagawa ng Diyos. Kalagawa ng Diyos. So, kasi natin ang higit na pagkakitigay. Sa baka po, kung talaga ito ay kalabobaran ng Diyos, it will not be detached from the community. Kinakailangan, kasama ng kukulitan na kinakailangan natin para matutunan natin ang kalabobaran ng Diyos. Hindi pwede ko lang. Hindi mo kasama yung pagbulok mo, hindi mo kasama yung pagbibari mo, hindi mo kasama yung kaparoon mo. Hindi mo ay maliwanag mo sa ating baliktad
Shalom.